Welcome, Duff Uno! Ayan, ibitaman natin ating Showtime Onliners. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nanonood dyan. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, hello po. Ayan, syempre magkamustahan na po agad tayo, Sir Duff Uno. No? Ano po ang pinagkakaabalahan nyo po? Bukod sa pagpo-promote ng bagong single mong Pa-Cute. Ayun, meron akong trabaho, may regular work ako sa isang company. Tapos, yun po, may maliit na business lang naman yun na pinagkakaabalahan namin. Oo nga. Yan. Anong business po yan? Mga online-online. Yan. Ah, okay. Online. Uy, malakas yan ngayon, totoo, ha? Totoo, doon siya nagpapakute. Online selling. Ay, totoo yan. Ah, diba? Doon siya nagpapakita ba nagbenta. Pero ito na nga ba, sino ba si Duff Uno bago pinasok ang hip-hop music industry? Si Duff Uno, isang simpleng mamamayan. Hindi, ano ako, siguro bago ako napasok sa hip-hop, nagbanda ako eh. May grupo ako dati, may banda ako na tumutugtog kami, sumasali kami ng mga Battle of the Band bago ako na-discover ni Romel Tejada na member ng Salvacuta. As yan, tas pinakilala ako kay Kuya Jojo para makapasok kami kay Andoy. Hanggang sa, yun, nakapasok kami ng... So, experiensyado talaga si Sir Duff, no? Diba? Oh, ayan, ito po, ayan, saan po galing ang interest nyo po? At hilig mo sa hip-hop music? Siguro yung hilig ko sa mga nakikita ko ng mga iniidolo natin ngayon. Yung, or yung mga iniidolo dati, sila R.I.P. si Francis Magalona, siyempre si Kuya Andrew E., siyempre yung mga iba pa na mga naabutan namin, nandyan ang Death Threat, nandyan din ang, basta yung mga marami pang mga talagang nauna sa amin, na talagang inidolo namin tsaka yung nag-expert sa amin na para mahikayat kaming sundan yung ano nila. Totoo. Yung, iba talaga pag may inspiration ka, no? Dala-dala mo hanggang kahit kailan. Tumatatak yan sa isip mo at saka na-apply mo siya. Totoo, diba? Totoo. Mm-hmm. Pero ito na nga, pag-usapan na natin ang bago mong single. Tungkol saan ba ang Pa-Cute? Yung Pa-Cute kasi, kung... Ginagawa niya. Oo nga, diba? Saan kasi, ang Pa-Cute kasi, parang... literal naman na nakikita natin yan. Pag may gusto kang isang babae or may gusto kang isang lalaki, magpapakit ka. Parang, kaso nga lang, etong song ko na to, napakute, kasi talagang based talaga to para sa mga nangyayari talaga. Yes. Kasi, kaya shoot. Pag kasi ako naglalaro akong basketball, pag may nagpapakit sa yung babae, hindi mo talaga masyashoot yung bola kasi nahahati yung paningin mo sa kanya. Kasi lalo na kung gumigiling pero ka. Pero pag na-shoot, pogi points yun, di ba? Plus points yun. Wish mo lang. Kasi minsan talaga nawawala ka sa focus eh. Lalo na pag crucial yung laro nyo, kailangan mo maipasok. Totoo yan. So, ngayon may kay-kending sa harap. Naku, kaya naman i-kending na natin yan. Saan ba namin maririnig ang Pa-Cute? Yan, tumutugtog na po siya sa lahat sa radio station. At syempre, nasa YouTube na rin po siya. I-type nyo lang po ang Duff Uno o Curb Entertainment. Yan po. Rinilis po nila yan. At syempre, sa lahat po ng mga social media, lalo na po sa nasa Facebook na rin. At syempre, nasa Spotify, iTunes, lahat po ng mga pipedin po natin ma-download. At syempre, paki-like and share po yung Pa-Cute yan. Yes, i-follow po natin at i-stream natin yan, guys. Wow, Pa-Cute! Maraming salamat, Duff Uno! Yeah, maraming salamat din po sa pag-invite sa akin dito sa Showtime Online U. At syempre, magpapasalamat na rin po ako. Thank you po. Thank you po syempre kay Boss Narciso dyan at Curb Entertainment at syempre sa aking manager na si Alvin Carabello. Syempre sa Music and Beat kay Jay Lute at sa lahat po ng TikTokers na nag-trending. At maraming salamat po sa mga nag-sponsor, lalo na po sa ating Panginoon. Thank you po. Thank you so much, Ate Rai!